tayo na lang ang work permit. Maabot ko ang work permit ngayon ng mga 2, 3, 4 months. Wala na interview. Portugal, baka kasi mahirapan din sa Portugal, wala pong mga experience ito pagka Portugal sa Holland. Kaya lang sa Portugal dapat Pebrero, Marso, aalis na kasi kayo. Eh baka hindi niya makaya yung process yung ito kasi yung sa inyo ang bigat. Okay, sa Poland po tayo. Ito kasi sa Poland, back to the world. Kaya wala na itong kailangan na experience kasi pagdaruhin ko sa Taiwan. Ngayon, ang embassy ng Poland ang dito sa Taipei. So, alam nila na pagdating kayo sa Taiwan, kompleto documents. Kaya ang kailangan lang na documents na yung photocopy ng passport, photo page, visa page, UMI, DMRC, resume, kontrata nyo ngayon sa Taiwan, saka picture lang, wala na. Yun lang. Tapos, claim na lang ang work permit. Maabot ko ang work permit ngayon ng mga 2, 3, 2, 4 months. No interview, ma'am. Wala na interview. Poland po, maraming na kami sa okay, kasi mababa ang cost of living din doon. Pero pwede partan doon lang? Pwede kayo magpartan. Ah, okay naman pala eh. Kasi kahit i-google nyo, nasa 500 euro lang ang minimum niyan. So kung ang conversion ngayon, nasa 60 sa peso, nasa 30,000 lang yan sa peso. Okay. Ngayon may deduction pa yan, tax, health insurance. Ngayon, sa 8 parang Taiwan lang din pala. Oti-oti kayo, di mo nakikita yun. Tapos pwede ka na magpag kayo sa 26 countries mo. Yeah. Kami, TR card na kayo. Legally, pwede ka na maghanap ng ibang buha. Okay, pwede na kayo. Okay, kumatalo na tayo. So, ito muna i-explain ko ang GGTCC. So, sinong nakakilala sa GGTCC? Okay. Sa EEC, makikita nyo, we are licensed under member po kami ng TICA, Taiwan Immigration Consultant Association, lisensyado po kami, at 11 years na po kami sa industriya ng consultancy, okay? Okay. Ito po ang opisina sa Taipei, kung dito kayo nakapunta sa Taipei, yan po yung office. Okay, bakit Poland? Una, ang cost of living. Ang cost of living sa Poland, ay low, very low. So siya po ang may pinakamababang cost of living sa buong Europe. So ibig sabihin, mura lang ang bibigyan sa kanya. Kaya mawagin sa Europe pa. Sa Germany, mataas ang sweldo, pero mataas din ang cost of living. Sa Spain, mataas din ang salary, pero mataas din ang cost of living. Pero sa Poland, mababa lang ang salary, mababa rin ang cost of living. Ang alawa, may sarili siyang currency. May sariling currency ang isang bansa, stable yung economy niya. Kasi lahat po ng factory nasa Poland. Lahat ng factory. Kaya hindi kayo maubusan ng trabaho po. Kasi dun sa Europa, dun ang baksakan ng mga factory. Saka sa Czech Republic, sa baba niya yung Czech Republic. Di ba meron din dito? Napupunta ng Czech Republic. Factory rate. So yan. Pangalawang advantages. Una, 1 year ang kontrata nyo, renewable. Ibig sabihin nyo renewable, unlimited na yan. Sa Taiwan, 12 years na kayo, uwi na kayo sa Pilipinas. Pero doon, kung gusto nyo magpakatanda, ayaw nyo mo, eh, pwede. Bibigyan kayo ng agency ng trabaho doon. Okay? Pero factory lang. Pwede yon. Pag nagkaroon ka na ng temporary resident card, after 1 year, ibibigay yan sa inyo ng agency. Kasi under agency kayo doon. Ayaw ng Poland Embassy under kayo sa employer. Kasi pag pumunta kayo sa Poland, wala si employer, paano na? Diba? Baka kung saan kayo pulutin. At least under kayo sa agency, register yun sa government yung agency. Parang sa Taiwan, may agent, may broker kayo dito. Okay?
agency kayo sa Taiwan. So, inayawan ka ni employer mo sa Poland, lapit kayo sa agency, bibigyan ka niya ng ibang hindi yung uulitin sa Poland. Okay? So, sila yung mag-aayos din ng TR card nyo lahat. May reklamo kayo, o kaya may suggestion kayo, pwede kayong lumapit kay agency. Okay? So, si agency, bibigay sa inyo yung TR card after 1 year. Na yung tatanungin, para wag na kayong i-renew, itanong nyo, aalis na po kasi pagpunta na po ako sa Italy. Ano mo? At least legal ka makakapunta sa Italy dahil meron ka ng TR card. Kasi pag may TR card na, you can travel to 26 countries sa iyo. Legally. Hindi yung isang linggo lang masaswe na. Bagamat nangyayari talaga yun. Isang linggo lang sa Spain na sila sa Italy. Kasi open country. So nakakatawid sila. Pero pag nag-expire na ang visa nila, wala na, illegal na sila. Hindi na sila makaalis dun sa place. Sa Spain, 3 years ang processing para magkapapili sila. So yung 26 countries na yan, mas maganda kung may kamag-anak kayo para alam niyo yung policy doon sa pupuntahin niyo. Yung pupunta ka sa Italy, wala ka man lang alam doon pupunta. Huwag ganon. Dapat aalamin nyo muna yung mga informasyon. Paano ba maghanap ng trabaho dito kung wala kayong kamag-anak? Pero kung meron, okay lang. May mag-i-guide sa iyo. Ngayon, yung iba naming worker, hindi sila umalis. Kasi ang target nila, mga PR sila, mga permanent resident. So, mag-aantay kayo ng mga 5 years, 6 years sa Poland para mag-permanent resident kayo. So, straight po. Wala pong bakasyon. Meron, may bakasyon. Actually, pag may TR card na kayo, pwede na kayo magbakasyon. Ibig sabihin, pwede kayo makabalik ulit sa factory mo sa Poland. Parang sa Taiwan, di ba, makaka-uwi ka pag may ARC. Daba. Mas bibigyan ka ng re-entry. Ilang weeks po yung bakasyon nila? Ilang days or weeks. Sila Ryan kasi binigyan sila 1 month. May advantage kung magre-remain kayo sa factory. Same factory, mas mapapabilis yung TR niyo. Mas malalesen siya. Okay? Parang sa Taiwan, di naman nagtuloy, di ba? Noong September, dapat mag-PR kayo. Sa lahat ng 6 years na sa Taiwan, sa factory, di ba, dapat. Kaya lang, walang mayayari mo sa PR. So, may ano yon, may mga policy kasi yan. So, ang PR, mayroon din policy sa Poland. So, usually, itignan yun kung nag-stay ka ba sa yung company para lessen yung time mo. Pero kung hindi, kung dun ka pa rin, nag-restaurant ka, yung iba ko kasi hindi maalis sa Poland. Pero nag-iiba sila ng work. Nasa restaurant sila ngayon ang trabaho. Pero sa Poland pa rin sila. Yung malaki na salary nila. Ngayon, yung iba, ayaw silang pakawalan ng employer. Kasi gusto nila, gusto ni employer yung trabaho ng Pinoy. Binigyan sila, dinobli na lang yung salary. Pang-apat na, ano, na advantage, pwede kayo part-time. Yung bahay sa hotel employer, pero sa utilities kayo magbabayad yung tubig, kuryente, gas, wifi. Sa Poland, factory worker kayo, iba-ibang factory yun. Okay? So may 8 hours, may 10 hours, may 12 hours. Ito yung 26 countries sa Europe, lahat ng kulay blue na pwede niyong pulahan. Pag meron na kayong TR card, legally. So ano yung mga offer na dyan? Puro kayo factory. So, paano pag-a-apply sa Poland? Mag-a-apply ka, documents, resume. Tapos, ang processing fee kasi sa Poland is 270. Okay. Pero sinabi ng DGTCC, yung for PR nyo na pambayad ng 45, yun yung nalang bayaran sa Poland. Pag na-PR na kayo, pag na-qualify na kayo. Pero kung isang taon, umalis ka na. I guess yung rent na mabayad, okay lang. So, ibig sabihin, sa Taiwan, ang mabayaran nyo na lang, 225. Okay. Package na yon ha. Sa ngayon, ang package po, ando na po yung ticket nyo from Taiwan to Malaysia, Malaysia to Poland. Ando na rin po yung 2 weeks nyo sa hotel sa Malaysia kasi dun kayo mag-appearance 2 weeks. Ngayon, dun na rin kayo lilipad going to Poland. So, sagot na rin yung ticket ng going to Poland sa visa. Okay, so sa 225, andun na yung ticket, andun na yung 2 weeks sa hotel, saka andun na po yung visa fee. Okay, so pag nag-apply, mag-aantay lang na mga 2 weeks to 3 weeks, ay, 2 months to 3 months, depende po, yan, mag-release pa sila yun, minsan, bumabagal, okay?
So, kung lumabas ang work permit, aantayin nyo na dapat makaalis na kayo in 2 months. Dapat makaalis na kayo. Mag-a-appearance na kayo for visa. So, sa visa, sa Malaysia sa ngayon, 2 weeks lang inihintay, dilipad na sila to Poland. Okay? So, pag nasa Poland na, kung mag-stay talaga kayo, andyan, makukuha nyo yung permanent residence. Okay? Ito yung sa travel sa Malaysia. So, free ticket, free accommodation. Ito yung visa. Working visa kayo, hindi kayo tourist visa, ha? So, maganda ang visa niya kasi working. Hindi siya tourist niya. Okay? So, ito yung police embassy sa Malaysia. So, wag na wag kayong mag-run away. No health insurance. Kaya malaki sila ito. Kasi wala naman silang health card. Kasi hindi sila registered sa government. So, hindi rin sila nag-bayad ng tax. Ano ba, pwede ka pala mag-practice na ng anong permanent residency mo na upat yung ano mo, yung documents mo na nag-run away ka before. It might affect yung pag-a-apply mo for permanent residency. Ngayon, pwede ka makabalik sa Pilipinas pero hindi ka na makakabalik sa iyo. Ito po yung mga nakaalis. Ayan yung embassy. So, nagpapapicture na sila. Yung visa, pipicturean nyo on that day. Kasi wala na interview sa embassy doon sa Malaysia. Sasabihin nyo yung documents, bibigay yung date. Kailan babalik? Usually, after 2 weeks. Ngayon, pag bumalik sila, nakaredy na yung bagay. Kasi sa hapon, ibibigay muna na sa amin yung copy ng visa. Tapos, ibubuk na ako sila. O sa hapon, aalis na sila. Okay. So sa gabi, kinabukasan pa ang dating nyo sa Poland, may sundo po kayo doon ng agency niya. Okay? May airport pick-up kayo sa Poland. Okay? Sino po yung magpipick nung kunwari yung trabaho, yung magiging trabaho? Hindi ma'am, ano na, may slot na. Ipipick-up na nalang doon. Ilalagay lang yung pangalan niya. Tapos sila po yung mamimili kung saang factory ka po. Hindi, ganito, no? Basta ang sabi namin, factory worker kayo. Anong hiring na yun? Yun, electronics, vegetable, or chocolate. Ah, doon siya. Pag may kayo, doon kayo mag-chocolate. Hindi pwede mag-choice. Basta ko chocolate. Kasi siya, ganito, no? Kung napagdating mo doon, hindi natin alam. Kasi tagal na yun, eh. Baka nakakuha na rin sila ng iba. So, ibig sabihin, dapat flexible kayo dito. Pero, usually, ang nangyayari ganun talaga. Kung ano yung sinabi namin, yun naman ang magiging trabaho nila. Sa Poland, 225 yan. So, ang first deposit, 50. Pag dumating yung work permit, 110. Yung 65, pagpaalis na kayo, may orientation kayo sa package. Okay? So, 225. Package na yun. Ang may ticket, Taiwan, Malaysia, Poland. 2 weeks niya sa hotel sa Malaysia, sa IBS. Okay. Tapos Japan, makapo magkaroon din kami ng Japan. Pero doon sa Pilipinas manggagaling. Okay, Pilipinas manggagaling. Doon sa Pilipinas. So may partner po kami agency. Paano po doon sa Pilipinas? Paano mo alam? Paano mag-apply? Saan mo alam? Okay. Bali, dadaan sa amin for documents. Okay. Tapos doon ipaprocess yan ng agency mo sa Pilipinas. Tapos, kaya lang mag-aaral kayo ng Nihongo. Yun na nga eh, Nihongo. Mag-aaral ka ng Nihongo. Ano yung walang age limit doon? Yun pa, isa. Kaya inaalam ako na. Pero halos nasa, ano yung 60% na matatapos. Parang sa atin yung maalos sa Japan, wala na ako na mayaran yun. Wala ka sa halo. Mukhang ano, mga 10,000 na ato. Pero may mga examinations pa yung mga. Kaya malalaman niyo yung detalye. I-update namin sa inyo. Pag meron na pa. Ang ex-Japan hindi na pwede ha. Yung nyo eh. Dumaan din yung kaso. Hindi pag ex na kayo hindi na pwede. Ma'am, first timer. Okay. Kaya lang may edad po. May age din yun kasi. Kulang pa. Diba sa Poland? Okay na sa Poland. Walang interview. Kaya pala ang bilis nilang makaalis sa Poland. Ano? Tapos eto pa ha. Para gusto kasi natin clear lahat ha.
pag mag-a-apply kayo ng Poland, siguraduhin nyo na tatapusin nyo, ha? Kasi, halimbawa, nag-apply ka, tapos nag-back out ka, may deduction yan. Kasi, una, wala na ang interview. Kumbaga, pag nag-apply po kayo, ipo-forward na agad yan sa Poland. So, ibig sabihin, may deduction yan. Ngayon, kung may work permit ka na nag-back out ka, hindi mo makukuha yung una mong deposit. Ha? Clear tayo dyan. Okay. Para alam, bago kayo mag-apply, napag-isipan yung mabuti. Pag-isipan yung mabuti. Ma'am, yung papeles, kailangan ba mga original papeles? Hindi po. Dadalhin nyo lang sa amin yung original, si-Xerox natin. Pero kung gusto nyo kayo magpa-Xerox, i-Xerox nyo ng color. O kaya, pa-scan nyo sa 7-Eleven, save nyo sa USB, email nyo sa amin yung passport, photo page, visa page, UARC, UNID, kontrata nyo ngayon sa Taiwan. Yung first page lang pwede na. Tapos, resume, saka picture. So, wala na yung transcript, ano? Wala na. Picture. Milang picture yun lang? Mga anim po. Passport size, white, not brown. Ma'am, for example, 3 years, di ba dito 3 years ang kontrata? Tapos hindi makatapos sa 3 years. Okay lang? Oo, di ba may break on na? Pumunta kayo. Parang pag ano ma'am, pag ano sa dito, dito kasi depende ata. Ewan ko, depende po sa worker. Pag nagpaalam sila, nag-break contract, nagpaalam, walang penalty. Merong company, nagpe-penalty, 1 month salary. Ano po? Dapat aalamin niyo yung kumpanya na. Kung sakali ako, uwi na ako sa February. Ay, pag uwi na siya, hindi na lang i-accept. Ayan, hindi ka na-accept po yun. Kung mali-hire, i-accept yeah, namin. Yeah. Pero kung hindi na siya mali-rehire, ayaw kasi na. Ano yung kararating pwede yan naman? Kung newcomer, magwa-one year ka muna sa Taiwan. Hindi ka pwede mag-a-apply agad. Kasi ano ta kayo na embassy, pumunta ka lang dito mag-a-apply. Make sure pa pa yan. Pag ex-Taiwan, okay na. Kung bago pa lang kayo lumunta sa Taiwan. Pwede. So, sir, kayo, may mga tanong po kayo. Nakatayin po kayo, pasensya na siya. Kasi nagre-renta lang din tayo dito. Every Sunday nung upin. Hindi po, once a month lang. Ay, infa na rin kasi ang opisina po talaga sa Taipei. Ngayon, nag-open talaga kami dito. Itaya mo. Doon, Monday to Friday. Tapos ang Sunday, once a month din. Walang Sabay Saturday. Kaya lang, itong 22 Saturday, bukas ang Taipei. Burgos. Kasi walang paras ng 31. 31 and 1. Nakadanda mo, ang muda pa yung nagandak to. Ayun, pasok din naman. Pupunta ng 101. Maganda yung ano nila, yung presentation nila pag nilip. Hinahin talaga ako sa kanya. Gusto nila. So, may tanong pa kayo? May share marami pa. Yung portal ma. Ha? Sa basta ang Poland po ko tuloy-tuloy lang. Basta factory lang kasi sir. Pera na lang kailangan. Pero pwede bang utangin na lang pag nakapunta ka na ng Poland, bayaran mo yun ba? Oo, mag-ibong pa kasi kayo. Huwag yung bigla-bigla wala. Kasi cash baka mamaya, nandyan na yun. Saka hanggang maaari sana yung mga bata pa dito, sabihan yung magulang nyo. Kasi may mga aplikante po kami hindi nagpaalam sa magulang. Nalaman lang namin talaga. Ay? Ano? Paalam ka muna sa mga... Hindi, layas naman ako yun. Okay lang yun. Baka mga ano kayo, mga bunso kayo. Ay, ma'am, pag na-PR po kunwari, pwedeng ano? Pwede pong kunin yung magulang. Pag na-PR naman, kagaya yung Portugal namin, may mga PR na sila. Bakit? O, di ba? Basta pamilya. Kasi may requirements yan, ma'am. Hindi yan basta-basta. Siyempre, parang Canada rin na yun. Nakitignan yung, ano mo, yung status mo sa Poland. Malaki, yung may bracket yan ng salary. Kaya mo mga supportahan yung bullying mo din yan, di ba? So, kung siguro inabot ka naman ng ganung taon, siguro malaki-laki yung salary. So, alamin nyo lahat yung mga detalye pag nandiyan na kayo. Ha? Hindi yung enjoy-enjoy lang. Dapat may mga knowledge kayo about sa mga
legalities sa Poland. Mas mainam. Okay? Para sa inyo yan eh. So, wala na kayo tanong? Meron pa. Tanong ka pa. Tanong ka pa. Meron pa ang tanong. Saan dito? Kayo po ba yung chai? Hindi. Ano mo kung pinay din, kung pinay din yung mga broker doon, gaya dito. Ikaw naman. Sino yung nagme-message ka sa kabayan? Ikaw tanong mo dyan. Apat kasi ang FB namin, ano, kabayan, Europe, Taipei, Philippines. Ano? Damagan mo. So, sa usually sa Pinay mo lang yung saan Pinoy IT broker, ito yung mga nagdong kanya tayo. Sa Europe, yung DGDCC na ito. Sir, may ganito ba? Pilipino ba kung nag-DGDCC? Ayun, may calling card kayo, sir? Mababay na agdamagan, kanayan mga siya. Basta lang ang hindi siyempre, balak ata ito. European din. Basta damagan, di magigam ka niya tayo. Eh, paano yung broker namin dun sa Golan? Pinoy din ba? Ay, po! Polis talaga sila, sir. Registered sila na agency sa Golan. Mga polis talaga sila. Ngayon, nag-hire ang DGDCC ng isang coordinator. Ah, para po kunwari. Taga-translate. Nung first 2 years namin, hindi talaga sila maayos-ayos. Kasi ang ugali po ng mga polis, mabagal sila mag-process ng document. Hindi sila yung kagaya ng Asian na attentive kasi tayo, process na. Sila hindi, mabagal. Pero open-minded naman sila. Bukas yung isip nila. Kaya sabi nila, bakit hindi pa tayo kasi tapatin ng mga Pilipino? Salita sila. Eh, mahihayin naman ang Pilipino. So, yun. Ay, parang hindi ako Pilipino. Kaya nagkaroon sila, nag-hire na rin ng coordinator para may mag-assessment na kagitna sa kanila. Para kung ano yung problema na may message namin. Nagme-message naman sila sa amin sa totoo lang kahit sa Poland. So, inaayos din po namin. Okay? Okay na. Okay na po ako, malinaw na ako. Kumuha na ako, naitago ko na nga eh. Pagtapos din po sa kanilang sila mo. Magtapos din na, sa balik sa kanila. Tara na. So, okay na po. Sir, may message ano, kayo, di ba? May message kayo sa FB? Ako po. So kung mag-a-apply na kayo, pwede rin kayo mag-apply ngayon o next time. O kaya kung gusto niyo pumunta sa Taipei. Ako sa March naman. Yung Taipei Ramon sa Canada. Yung pa sa chicken culture, marami pa po. Sa poultry. Poultry. Yung driver mo nila. Ha? Driver. Ay, wala na. Port-click mo na. Wala na kasing ganyan ngayon sa Canada. Ang hirap naman talaga pumunta sa Canada. Dairy farm meron. Pero dapat nagtrabaho kayo talaga sa... Training farm. Hindi pwede training, sir. Work. As in remote certificate. Ang dairy farm, 2 years ang experience. Oo nga, yan pa nga sana isa kong tatangin. Too much lang. Yung pinsan ko nga nasa Toronto, ang kailangan mo. Yung training, additional mo. Kailangan pa akong magkatulong pala bago makapunta sa Canada. Alam, mag-aaral lang ng caregiver, okay na. So, wala na tanong. Clear na, ma'am. So, kung gusto niyo ng sample ng resume, mag-message lang kayo. Naka-attend na po kami ng orientation. Pwede po kong pili ng sample ng resume. Nasa line po, ma'am, pwede doon. Line, Viber, FB, pwede. Ma'am, yung sa FB po, alin po ba, saan po ba doon yung GGTC Taipei po? Apat po yung FB namin, Kabayan, Pilipinas, Taipei. Sa Taipei po ako nag-a-answer. Sa FB, dami po doon. Ikaw yung nag-a-answer sa Taipei po. Ako mo yung nag-a-answer sa Taipei. Kaya pala hindi na nakapag-reply si ma'am sa akin. Kasi may pages pa po ang Taipei eh. May 2 pages kami. Ah, GGTC Kabayan, yun ba yung lalaki? No. Ka na lang sa line. So, kung may mga line kayo, Viber yan. Opo. Sir, ma'am, si Sir Brian po ba yung sa GGTC Kabayan?
yun. Yung isa ma'am, si Zerpil. Opo. Yung sa GGTC, ano yung si Zerpil? Pero siya nag-ano siya. Sa Taipei po na. Ah, sa Taipei yun si Zerpil? Hindi. Si Pil po sa Europe. Ah, Europe yun? Yung GGTC si Europe. Si Sir Jess? Wala na si Jess. Nag-military training. 1 year. Ayaw na ayaw yun. Kasi hindi. Ano yun eh? Ay mamaanan din nga lang. Ano yun sa Taiwan? Kasi ba? Pag ID ka na. Lumabas na kasi ID niya. 1 week lang, pinag-report na siya mag-military service. May 1 year yun. Kaya wala si Jess. Hindi ko alam kung babalik pa siya sa akin. Okay na tayo, tara. Kaya kalbo talaga siya. Wala lang. Hindi, dalawa na lang tayo. Ano po, nag-hire po kami ng bago. Nag-hire kami. Nag-hire po ba? Okay? Okay na po. So, nag-inquire lang po kayo, walang mag-a-apply, ma'am? Opo, nag-inquire lang. Nag-inquire lang. Halatang-halata lang ang nag-inquire. Siguro ako mag-a-apply. Okay, tsaka bumalik na na kailangan niyo yung mga kailangan. Opo. Pag sa 50k ma'am na sa Poland. Poland. Hindi pa binigay yung kontrata ko eh. Oh. Magpo-Poland ka ba? Basta sa kontrata sa Taiwan, kahit yung first page lang, kailangan na kasi namin information yung company name, address, saka yung pangalan niyo. Kaya ako binigay. Tapos ang passport niyo, kung i-renew, okay lang. I-renew kung mag-o-bounce. Kasi ngayon, kung hindi niyo pa po naabutan yung ilang years na 10 years, kahit may 1 year and 3 months, pwede kayo mag-renew. Para makuha niyo yung bagong program ng WeCall yung 10 years. Kasi noon, hanggat hindi ka nag-6 months na lang, hindi ka nila i-renew. Pero ngayon, nagpapalili na na sila. Ako, papalili. 5 years. Tagal yun na dito. Okay na? Ay, renew saan? Sa passport. Ah. Ma'am, sa caretaker 10 years na, di ba? Hindi, nung last December. Sa caretaker, magpapas namin pag kailangan ng caretaker. No, hindi. Yung kontrata. Ah, buo. Buo. Yung buong pages. Buong pages? Yan eh. Pag mag-apply. Pag Canada, buong kontrata yan. Magkulan tayo yung first page. Kasi isang kontrata dito. Yung isang set na yun, yung isang set. 5 pages ang yung body taran. Okay na? Napakahirap sa kanya. Okay na, parang okay na. So, kung okay na, sir. Tumayo na. Ayun na nga. Natapos niyo ba yung video? So, kung natapos niyo yung video at kung nag-enjoy kayo, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Click subscribe, share, and like for more updates. So, thank you guys. See you again on my next one. Bye-bye.